Okay. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito ha, balik ulit tayo dun sa issue ng ano, ng trilateral agreement nga po ni PBBM sa Japan tsaka sa Amerika. Actually, mga kababayan, nagsalita po dito yung China. Ayaw po ng China itong ginagawa po ni PBBM ngayon. So, ang punto kasi natin dito, anong pakialam nyo? Hindi nga, di ba? Kung ayaw ng China, dito pa sa ginawa po ni PBBM na trilateral meeting sa Amerika tsaka sa ano, sa Japan, anong pakialam ninyo? O, di ba? So, sabi dito, no? Basahin natin to, no? Sabi dito, Beijing slams US-Japan Philippine Summit says South China Sea action lawful. Oh. Kita niyo mga kababayan, di ba? O, Amy Marcos, no? Pakisagot nga to. sabi kasi ni Amy Marcos, di ba, makapag-dialogo. Eh, sabi naman ng China, yung ginagawa namin sa South China Sea, naayon sa batas. Ewan ko ba, no? So, ngayon, mga kababayan, no, sabi dito. So, medyo gwapo si PBBM dito, no? Medyo gwapo siya ng konti sa dalawa. So, ewan ko ba. So, sabi dito, no? Sabi ng China dito. We are firmly opposed engaging in close cliques that exclude other in the region. Mao told a regular press conference. Yan. So ayaw po ng China na meron pong external na bansa ang sumasali diyan nga po sa usapin nga po ng West Philippine Sea. Okay. Kasi nga naman paano ba naman nila mabubuli kung andyan po yung Amerika? So ngayon mga kababayan, no, itong CGTN, no. Okay. Nakita ko to sa mismong social media account po ng CGTN. Okay. So, itong CGTN po mga kababayan, diyan po nagtatrabaho si Martin Andanar. Yung dati pong PCOO secretary po ni Duterte. Ano na siya diyan, regular. Siya po yung news anchor po ng international news sa CGTN. So, sabi dito, no, sa CGTN, on April 11, kahapon, no, leaders from US, Japan, and the Philippines are meeting in Washington to discuss security cooperation. Recently, the US has been forming small circles in Asia like Quad and AUKUS to advance its geopolitical interest. However, this approach will undermine regional security and erode member states' strategic autonomy under US dominance. So ngayon, ang bintang ngayon, Diyos ko naman to. Ang bintang ngayon ng what do you call this? Ng China, bumubuo daw po ng AUKUS, ng parang AUKUS at saka ng parang Quad, 'di ba? Ang Amerika diyan po sa West Philippine Sea. So ito po kasi mga ano to, itong AUKUS tsaka Quad, ano to, military pact. Yung AUKUS, ang party po ng AUKUS ay ano eh, Australia, UK, US. Kaya nga AUKUS eh. Yung Quad, ano ba ibig sabihin ng Quad? Nakalimutan ko na. No? Na-content ko, nakalimutan ko. So, mga kababayan, kasi meron din po kasi balibalita na posibleng sumali din po kasi ng AUKUS yung Japan. So, medyo pangat na pakinggan, no? Kasi pag AUKUS, pag nilagay mo ng J, magiging jokus, no? Parang diyan nata maganda. So ito mga kababayan. So ito ngayon yung karikature nga po ng CGTN. Yan, no? So dito, Philippines yung isda. So yung pain daw po, yung US Defense Commitment. Ayan. So tinanong ninyo, no, kung paano tayo i-portray ng China doon nga po sa loob mismo ng bansa nila. So, ayan nga po yon, no? So, pain daw po yan, at then si Uncle Sam. Uncle Sam, and then, andyan po yung AUKUS tsaka Quad, yung iuhuli. And then, yung NATO. Ay, Diyos ko. Ewan ko ba, no? So, ewan ko lang mga kababayan, no? Kasi, well, para sa akin naman po, hindi naman po talaga at wala sa usapan na makakaputukan. Wala namang ganun eh. So, bale, ang gawin natin, panoorin na lang po natin itong video nga po na to na ano to eh, yung what you call this, yung
yung introduction nga po ng meeting kanina. Okay, panoorin natin to, ha. Mark, a historic moment. The first ever leaders summit between the United States, Japan, and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. As you've heard me say before, a great deal of history in our world will be written in the Indo-Pacific over the coming years. And the three, as the three allies, three steadfast partners, and three proud democracies representing 500 million people, and today we commit to writing that story in the future together. To building the Indo-Pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. Teka, ano sabi ni Biden? Teka lang, ano sabi niya? Prosperous, and today we commit to writing that story in the future together. To building the Indo-Pacific that is free, open, prosperous, and secure for all. Ano yan? Sabi niya, alam mo na. Teka, ano sabi niya? Nakalimutan ko ulit. Open, prosperous, and secure for all. This afternoon, we'll discuss a few key areas where our nations are deepening ties. First, technology and clean energy. For securing our semiconductor supply chain, from securing our semiconductor supply chain to expanding trusted telecommunications in the Philippines, to building a clean energy workforce, to expanding our cooperation across the entire board. Second, we're deepening our maritime and security ties. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Finally, I'm proud to announce we're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future, clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. I'm looking forward to discussing all this with all of you. But first, Mr. President, I'm going to hand it over to you, President Marcos. Okay na. So yan. O, bago tayo pumunta kay PBBM, so nagsalita na po si Biden kanina. Kahapon pala, no? Nagsalita na po si Biden. So mayroon ba kayong narinig na makakaputukan? Wala naman, di ba? Ang sinasabi niya lang dito is security, prosperous. Ano ba sinabi niya? Basta, wala siyang sinabi na ano. Basta siya na, no? Medyo nadadrain na yung utak ko. Wala siyang sinabi dito na makakaputukan. Wala. So, ang sabi lang po ni Biden dito, na kapag inatake yung Pilipinas, pwede ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Sa pangalan pa lang, mga kababayan, Mutual Defense Treaty. So, defense lang. Defense. Walang atake. O, prosperous pala, no? Prosperous. Prosperous tuloy. Di ba? So, hindi ko talaga makuha yung narrative po ng mga DDS na magkakaputukan. Saan yung nakuha yon? Ang punto kasi dito, mga kababayan, sila maglalabas ng narrative na magkakaputukan, sila rin yung takot. Di ba? Prosperous pala. Ayan, dyan talaga ako naiinis eh. Gagawa sila ng multo, tapos yung ginawa nilang multo, sila rin yung takot. Parang ganito, di ba? O kunwari, o, magkakasama yung mga DDS, o, kunwari si Badong, o nilagay nila ng kumot na parang si Casper. Tapos, alam naman nilang peke yung multo na yan, si Badong Aratilis lang yan, matatakot sila sa multo. Sabi nila, ay, multo! Takot ako. Diba? Ganyan pa ginagawa ng mga DDS eh. Sila gagawa ng multo, sila rin yung matatakot. Tapos ang gagawin nila, tatakotin din nila yung mga ibang mga Pilipino. Especially yung mga hindi naman aktibo sa politika ng mga kababayan natin. Kasi mangyayari kasi dito, mga kababayan, ang pinaka-target po talaga ng mga DBS na yan, hindi tayo eh. Yung mga mauutupan nila.
yung mga tao na hindi naman aktibo sa usapin ng politika. Tayo dito, no, sa tingin ko, 99% sa atin dito is ano na. Malabo na po tayo ma-convert sa mga DBS na yan. So ang target po talaga ng mga DBS, yung mga mautupan nila. O, di ba? So ngayon, malinaw dito mga kababayan na wala pa sinasabi si President Joe Biden na magkakaputukan. Di ba? Ano yung sabi niya? Peace, security, tsaka prosperous. Ayun, di ba? O, so kapayapaan, seguridad, at tsaka kasaganahan. So asan yung putukan doon? O, ayan kasi kapag medyo, hirap na kasi mag-ad hominem, visit na YouTube to, pinagbabawalan ako magsalita ng hindi maganda. O, ito baka makalusot. Ganyan po talaga kasi kapag medyo manyakis po yung mga miyembro nila. O, di ba si Badong? Di ba si Coach Oli? Di ba? Di ba? Sino pa yung isa? Tatlo yan eh. So, ang hiling nila sa putukan. O, tata, si PBBM na nga, panoorin na lang natin, di ba? O nga, yung post-purus, yung post-purus pwedeng pampaputok yun, no? O nga, no? Sige. Thank you very much, Mr. President. And once again, allow me to thank you for hosting us, Prime Minister Kishida and myself, in the White House for this very important agreement, which we are going to formalize today. We meet today as friends and partners bound by a shared vision and pursuit of a peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific. It is a partnership born not out of convenience nor of expediency, but as a natural progression of a deepening relation and robust cooperation amongst our three countries, linked by a profound respect for democracy, good governance, and the rule of law. Today's historic summit is a culmination of several preparatory engagements between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. But this meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Thank you, and I wish us all a successful meeting. Hindi. Kasi mga kababayan, alam niyo kung bakit ako natutuwa dito. Kapag si Digong to, nagmura na to. Malamang pag si Digong, don't F with us. You son of a B. You son of a B. Si Digong to, malamang nagbura na yan. O isipin mo yung kabastusan ni Digong, dinala niya sa buong mundo. O nung si Digong po, 'di ba? Ano siya po yung bagong presidente ng Pilipinas. Tuwa po yung mga taga EU, 'di ba? Very good, may bagong presidente ng Pilipinas. Invite natin si Digong sa EU. O pagsalitain natin. Yun naman pala, isa pala yung malaking pagkakamali na ginawa ng EU. Nung nagsalita si Digong sa EU, ang ginawa niya lang, nagmura. So, sipin niyo lang mga kababayan, kung si Duterte to, malamang hindi nangyari to. Hindi po nangyari po yung trilateral meeting po na yan sa unang pagkakataon. At kung sakali man na makalusot, malamang pag nandiyan si Digong, magmumura lang yan dyan. Hindi ko po talaga alam, no? Sa mga DBS po kasi, wala silang pakialam sa logic. Wala po silang pakialam sa mga totoong nangyayari. Wala po silang common sense. Di ba? Para sa kanila, magbura lang si Digong, sapat na. Wala silang pakialam kahit si Digong po paiba-ibang sinasabi. Wala silang pakialam kahit po nabinenta na nga po ni Digong yung West Philippine Sea. Wala silang pakialam kahit lububog yung BRP Sierra Madre. Basta lang si Digong magmura na. Basta si Digong magmura lang. Para sa kanila, masaya na sila doon. Oh. Di ba totoo yun eh? Totoo yung sinasabi ko eh.
Ewan ko lang, no, kung bakit kayo natutuwa sa presidente nagmumura. O pwede naman ako, o, kung gusto niyo na ano, na makarinig ng mura, o message niyo ako sa Facebook. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes kada araw. Mumurahin ko lang yung buong pamilya ninyo. Gusto niyo kasi eh. Ayan lang gusto niyo eh. Presidente nagmumura. Ang tanong ba doon, nakatulong ba 'yung pagmumura niya? Nakatulong ba 'yon? Oh. So kayo mga kababayan, ang gusto ko lang pakita kasi dito, itong trilateral meeting po na to is tulad ng sinabi ko kanina, ito po ay magkakaroon nga po ng tawag nito, ng partnership nga po sa Luzon na nirereklamo nga po ni Amy Marcos. And then syempre meron na rin po itong kinalaman sa China. Naniniwala naman po ako doon na isa sa mga reason kung bakit po nabuo ito dahil po sa China. Okay? So yun lang po mga kababayan, no. So nakailang topic ako ngayon, 5 ata to, no. So yun po mga ka-streetwise, no. So andyan ba? O pwede rin si Ninyo, no. Si Ninyo. Oh. Si Ninyo pwede rin, no. Libre pa. So yun mga kababayan, no. So actually abangan po natin kung ano pa yung mga pwedeng mangyari dito kasi wala pa masyadong update, no. So yun po mga kababayan, no. So ang malino po sa content po na to, tuloy na po talaga yung mga posibleng mangyari dito nga po sa plano nila sa trilateral agreement po na to. And then tutol po yung China. At mga kababayan, tandaan po natin na dahil po sa pagtutol po ng China na yan, tandaan po natin yung mga politiko na sumusuporta po sa mga Czech One na yan. Huwag po natin silang iboto. Diba, especially po si Amy, diba, si Bato, si Bongo. Pati sino pa ba? Si ano? Tolentino. Si Tolentino, kunwari lang yan eh. Pero ang totoo, pro-China naman yan eh. Wala kayo dyan. Okay? So yun mga kababayan, so maraming salamat po dyan sa 1,500 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. Then kayo po mga kababayan po dyan po sa team replay. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa trilateral agreement po na to. At dito nga po sa pagtutol nga po ng China. Kasi malinaw naman po mga kababayan na ayaw po talaga ng China itong ginagawa po ngayon ng Pilipinas. So, kayo ba? Mas gusto nyo ba yung dating administrasyon? Na ganyan? Na ganyan yung ginagawa dati? O mas okay sa inyo itong ginagawa ni PBBM ngayon? Di ba? So, yun mga kababayan. So, thank you po mga ka-streetwise. So, hanggang sa muli po. Thank you po. Maraming salamat, no. Medyo napagod po ako ng konti. Salamat po. Thank you po.